Congressman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang i-move na imbitahin natin sa susunod na hearing yung DPRM para ibigay sa atin yung PDS lahat ng mga police na involved ngayon? The former provincial director of the province of Batangas when Mayor Halili was assassinated, I think it was Police Colonel E.Q. Quilates, the COP of Tanawan during that event. The same with Los Baños and the members of the SITG created by the Region 4A to investigate the matter and to bring with them the respective investigation report. May I move also to invite the regional director during that time? I think he's now the mayor of Silang, Cavite. Now, Colonel Patay. Yes, Mr. Chair. Kayo po ay tinanong ko na ito noon na na reassign kayo from Mindanao to NCRPO. Tama? Yes, Mr. Chair. At meron din po kayong mga kasamang non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Sa lahat po ba ng assignment mo nung napunta ka rito sa NCR, kasama mo yung mga tao mo? Sa Station 6, Mr. Chair, kasama ko. Pero nung paglipat na, hindi na po. Sa, paglipat saan? Sa Region 4A at saka sa Region 3, Mr. Chair. Sa Region 4A as CIDG Chief? Yes, Mr. Hindi Chair. Hindi mo na dala yung tao mo? Hindi na lahat, Mr. Saan Chair. Saan mo sila iniwan? After Station 6, Mr. Chair, they were assigned to different units. Who? Hindi sa CIDG? Not, Mr. Chair. Hindi sa CIDG? After Mr. Chair, may nakasama ko sa CIDG sa Region 3. Yung iba po, Mr. Chair, sa PSPG at saka sa Maritime po. So, nakasama mo yung iba na galing sa Mindanao sa Region 3 CIDG? Yes, Mr. Chair. Kasi malalaman ko rin yun dahil... Yes, Mr. Chair. Huwag ka magsisinungaling. No, Mr. Chair. Yes. Malalaman ko rin yun eh. Alam ko kung paano. Yes, Mr. Chair. Yes. Captain Albotra, sinabi mo rin kanina, matransfer ka from Region 7 to Region 4A, may kasama kang mga non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Na ibalik din sila kasama mo. Opo, Mr. Chair. Kasi nakikita ko may pattern eh. May pattern. Na yung mga may mission, ay talagang by team sila o grupo na pinatra-transfer. Now, may ask Napolcom, if you transfer personnel from one region to another, what is the policy? Your Honor, they're not supposed to bring their personnel in their former assignments. The officers to be assigned in the new station are supposed to lead and adapt to the new working environment. That is not supposed to be the case. We realize that even when they will be transferred, they would be intending to do something about it. That's why they are bringing in their people. Yeah, and if ever there's going to be a transfer, there's a protocol to be followed. The losing unit commander would agree to it, and the receiving unit commander would accept them. Hindi po ba tama yun? Yes, Your Honor. Considering that there are also officers who have a career, who have been staying in that particular station for quite a time, that is also due to be promoted. And if they would be overtaken by an assignment coming from elsewhere, that would be an issue to contend with. It is not at all a practice we are tolerating, Your Honor. But the PNP has not followed that. Yes, as you Your can Honor. See. Sadly, Your Honor, that is more being breached than followed, Your Honor.
And if I my hands is correct, ito po ay direct order ng Chief PNP. For the issuance of orders. May tawag po sila ron eh. Hindi po ba? Nangyayari eh. From Mindanao to NCRPO, from Region 7 to Region 4A. Yes, kasi meron silang purpose. Yes, sir. Can you not see the pattern? They have been violating our rules and regulations kasi meron silang ipinapagawa sa mga official at sa NCO na ito. You can see the pattern. Yes, Your Honor. And that could only happen from a higher echelon of authority. It cannot be done at the lower echelon. Kaya nga sabi ko, it's from the Chief PNP. Yes, sir. Orderan lang niya yung DPRM eh. Nangyayari naman talaga yun to issue orders. Hindi ba? Yes, Your Honor. That's very good. Yes. Now, ito, wala pa akong kwan eh. Kaya hindi ako nagtatanong masyado sa iyo, Captain Albotra, dahil kwan. Pero I can see na sa iyong mga assignments from 2018 to 2024, saan assignment ka pinakamatagal na nag-stay? Sa Cebu City po, Mr. Chair. Ilan taong ka ron? Mga 3 years pa yata, Mr. Chair. 3 years. Doon sa labas ng Cebu, ano ang pinakamatagal mong assignment? After po ba ng Cebu City, Mr. Chair? Yeah, doon sa labas ng Cebu. Ang laki ng Pilipinas eh. Ang sabi ko lang, outside of Region 7, asan ka pinakamatagal na na-assign? Mr. Chair, sa Pro 8 po yata, Mr. Chair. Pro 8? Yes, Mr. Chair. Gano'ng katagal doon? Mr. Chair, one year po yata, Mr. Chair. One year po, Mr. Chair, more one or less. Year. So, ang pinakamaiksi mo dito sa Region 4A when you were assigned sa Calamba Police Station? Yes, Mr. Chair. Yes. Kasi nakapagtataka yun, iho eh. Itra-transfer ka sa isang lugar, hindi ka mag-isa. May kasama ka na tao mo, I presume. Di ba? Yes, sir. Yes, tao mo yun. Are you going to tell me it's not true? It's true, Mr. Chair. Yes. O naman. I will find that out kung sabihin mong hindi true. Kasi itrinansfer ka. So paano nangyari yun na itrinatransfer ka kasama mo yung mga tao mo? If I may answer, Mr. Chair. Itinatanong nga kita eh. The COP of Calamba City, Mr. Chair, with Lieutenant Colonel Ulsano, asked me kung pwede ba ako sumama sa kanya, Mr. Chair. Doon sa Calamba po. Hindi mo sinasagot eh. Pero yun mo, itra-transfer ka from Region 7 to Region 4A. Hindi lang ikaw, pati yung tao mo. Normally, ang tinatransfer yung official, naiiwan yung mga tao eh. Bakit ganun? Mr. Chair, hanggang ngayon naman po, Mr. Chair, until now, Mr. Chair, may mga hindi mo sinasagot yung katanungan ko. Pardon, Mr. Chair? Ang katanungan ko sa'yo, bakit ikaw, di ba normally ang opisyal, pag tina-transfer from one position to another, especially outside the region, mag-isa lang siya. Maliban lang kung may gagawin sa lugar na yon, or mayroong rason kung bakit kailangan niya, yung tao niya, nakasama niya. Yes po, Mr. Chair. Ha? May rason po, Mr. Chair. May rason?
Yes, Mr. Chair. Ano kaya yung rason na yun? Bakit sinamahan ka ng dalawang tao mo? Mr. Chair, ako po mismo ang nag-request sa kanila, Mr. Chair, kung papayag sila kasi... Hindi yun ang tatanungin mo eh. Ang tatanungin mo yung commander mo kung papayag na mawalan siya ng dalawang tao. Kasi normally, ang kwandon is pag nawalan ng PNCO yung isang unit, may kapalit dapat. Yes, Mr. Chair. Kaya nga. Bakit dalawa? Ni-request mo. Ang tikas-tikas mo naman. Maliban lang talaga kung merong iniutos sa'yo, kaya pinasama yung dalawang kasama sa'yo. Hindi ba? Mr. Chair, sinama ko po sila, Mr. Chair, kasi kinailangan ko rin po, Mr. Chair, ng magpapagkatiwalaan, Mr. Chair. At pumayag naman po sila, Mr. Chair. Sige, kasi wala pa akong kwan dito eh. Ang tinatanong ko lang, yung nakikita ko na pattern na nangyayari. Kasi sa lahat ng may mga kwan, may mga nangyayari na EJK, may mga isang team na nag-ooperate. Ikaw, maring hindi ikaw ang kwan, ang shooter or gunman. Hindi naman ako naniniwala na ikaw siguro ang gunman. Ikaw lang siguro yung kwan. Kasi alam ko naman na ang police operation eh, kwan eh, bago sila gagawa ng ganun eh, merong, kung tawagin natin eh, magkikasing at saka surveillance muna eh. At ikaw siguro yun. Thank you. Colonel Garduque, you said a while ago that as part of the evidence you submitted to the prosecutor or to the court, yung video na present kanina ni Honorable Fernandez, uulitin ko, would that be correct? Yes, Your Honor, sir. Yes. Now, can you please give to us or submit to this committee the all the records pertaining to the case that you have filed against former Councilor Tamisen? Yes, sir. We will do that, sir. We'll do that. Now, mag-usap tayo, lalaki sa lalaki. Kung wala yung video na ebidensya, I will cite you in contempt. O bakit matagal lang ka mag-isip? Yes, sir. Yes, sir. If the video is not submitted as official evidence of the case that you filed against former Councilor Tamisen, I will move to cite you in contempt for lying to me. Yes, sir. Sigurado ka, ha? Usapan lalaki yan. Now, did you conduct a cartographic sketch? No, sir. Oy, bakit may sketch na pinapakita si Honorable Fernandez kanina? It was the illustration, facial recognition sketch by the... I know, kasi investigar ako dati, kaya okay. Alam ko na ang tawag doon, cartographic sketch by a cartographer. It was a computer illustration by the... Oo, kasi bago na ngayon. Opo, sir. Parating pa lang yung equipment na yon nung ako ang chief ng CIS. Yes, at ang mga sample ng mga ilong, mga mata, mga bunganga ay galing po doon sa Bureau of Correction. Alam ko yun, iho. Kaya ito, cartographic sketch, hindi na yung cartographer ang gumagawa. Opo, sir. Kuha na ito, computer na. Yes, sasabihin lang kung anong klaseng kilay, anong klaseng mata, at saka anong klaseng bibig. Di ba? Tama po, sir. Oo. Ano naman, no? So, kung sino yung witness ninyo na nagbigay nito, nag-describe sa suspect? I could not remember na, sir, but I will check the record, sir, doon sa... Yes, sa susunod natin pagkikita... Masasabi mo na siguro sa akin. Yes, sir. Kasi siya ang nakakita sa suspect, di ba? Yes, sir. Tama, sir. Kasi pwede naman yung gawa-gawa yun eh. And may I know,
when you file the case, ilan po yung nagbigay ng sworn statements para appoint si kay former Councilor Tamisen as the suspect? Meron ba kayong witnesses na prinisinta? Meron, sir, kaya lang hindi ko pa masiguro kung ilan yun, sir. I will also check our data, sir, doon sa kasama ka sa SITG. Eh kung ako ang opisyal mo, paano kita promote sa full kernel kung hindi mo alam yung trabaho mo? Sorry, sir, nakalimutan ko na rin kasi, sir. Pero ha? I promise, sir, next meeting, i-ano namin yung... Pero hindi mo nakakalimutan na magsuot ng brief every morning after taking a bath? Yes, sir. Yes. Pero nakalimutan mo kung sino ang kwan, witness mo? Yes, sir, nakalimutan ko na po, sir. So, you will provide that, yung mga witnesses. Now, you said a while ago na yung motive ay political. May know the basis of that? Actually, sir, si the one of the respondent is kalaban niya dati sa politika. That is why... Sino? Sino? Ulit, pakiulit. Yung respondent doon sa kaso, sir, si Mr. Sir Tamisen, is nakalaban niya sa... doon sa Los Baños, sir. Anong ibig mong sabihin sa nakalaban? They... naglaban sila, sir, to the position of mayor. Position of mayor? Yes, sir. Nagkalaban sila. So si former Councilor Tamisen, tumakbo na mayor laban kay Mayor Cesar Perez. Yes, sir. Correct? Would that be correct? Yes, Your Honor. Apat po kami. Apat. So, bakit po siya ang sinentro nyo kung apat sila magkalaban? Anong ginawa nyo sa tatlo? Hindi ko na ma-recall, sir, yung mga circumstances surrounding kung bakit na... Magkikita pa rin tayo, Kernel. Yes, at yes, baka sir, sa susunod, ikokontem ka ni Congressman Paduano. Kasi hindi nyo ma-explain sa akin eh. Matanong ko nga, anong baril ang ginamit? Hindi ko na rin matandaan, sir. Nasa report namin, sir, doon sa sinabmit namin sa Piskalya, sir. Do you know the answer, former counselor? Yes, Your Honor. I saw the report of the SOCO. It's 5.56 millimeter. Hindi. Anong klaseng baril? Sniper rifle. Yeah? M16, Your Honor. M16. Hindi mo alam, matandaan, Colonel Garduque? Sorry, sir. Honestly, hindi ko na matandaan lahat, sir. Yung kasi, para bang... Number one, haphazard ang investigasyon nyo. Number two, hindi mo sineryoso yung pag-iimbestiga. Di ba? Being the chief of police. And that was your main responsibility then. Tama? Oh, ano? Yes, sir. Now, si... Andulan? Yes, Your Honor. Yung kayo ang nag-serve ng warrant of arrest against former Councilor Tamisen, right? Yes, Your Honor. Dahil sa informant ninyo? Yes, sir. Opo. Pwede ba malaman ng pangalan ng informant ninyo? I already submitted, sir. Pwede na sabihin mo ng publiko. What's wrong with that? For the security of the informant. Ano, sir? Ano ang legal basis mo nun? Is he an official informant of the Philippine National Police such that you are not allowed to disclose the names of such? Huwag mo ako turuan iho. Yes, sir. Alam ko naman na tinatago mo lang eh. Gusto kong malaman, anong pangalan ng dalawa? Alias Mike and Benny, sir. Bakit naniniwala ka sa isang alias? Huwag ka bang sinungaling? Yes, Your Honor. Anong pangalan?
If you refuse to answer my question, I'll move to cite you in contempt. The number one informant, sir, is Michael Cruzim, Your Honor. Ano? Michael Cruzim, Your Honor. Miko? Michael, M-A-C-A-O po. M-A-C-A-O. Macau? M-A-C-A-O? Yes, sir. Maiko. Ispilingin mo nga yung Maiko. Mike, Alpha, India, Charlie, Oscar po, sir. M-A-I-C. Oh. Maiko, anong apelyedo? Cruzim, Your Honor, Mr. Chair. Phonetics. Charlie, hindi mo rin alam yung kwam mo. Cruzim, sir. Cruzim. Cruzim, sir. Romeo. Yes, sir. Charlie, Romeo, Uniform, Sierra, India, Mike, sir. Cruzim. At sino yung isa? His friend from Batangas, sir. Venice de la Cruz. Ano? Venice de la Cruz, Venice. Your Honor, Mr. Chair. Lalaki o babae? Lalaki po. Babae, Mr. Chair, Your Honors. And this one, this lady is from Batangas. Yes, sir. Yung Maiko po is from Los Baños. Yeah. Konsyal, kilala nyo ba yung kwan? Maiko Cruzing? Yes, she's from Los Baños po, si Maiko. Pero yung De La Cruz po, hindi ko po kilala. Yes. Hindi kayo magkaaway ni Maiko Cruzing? Hindi naman po. Hindi. Kasi, ang next na tanong ko, bakit niya alam kung saan po kayo? Si Michael Cruzim po ay ex ko po. Ex-girlfriend ko po. Babae rin to, Michael? Apo. Yes, sir. Ex-girlfriend niya po, Mr. Chair. Ex na girlfriend mo. Di ba may asawa ka? Wala na po. Nag-asawa na po ang asawa ko sa ano, US po. Ano, kayo? May asawa na po siya. I'm pilot. Sorry. I'm sorry. So, dalawang babae ang impormante mo. Hindi ko maintindihan bakit tinanong ka kanina, hindi mo sinagot. Di ba? Yes, sir. O dahil ayaw mo sabihin dahil dalawang babae pala? No, Mr. Chair. No. I will submit naman po. Now, next na tanong, yung tinanong din nila, kasi ang warrant of arrest is addressed to all law enforcers. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, alam mo na yung krimen ay nangyari sa Los Baños. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Oh. Did you ever talk with the or coordinate with the CIDG of the province of Laguna? Through phone call, Lieutenant Colonel Sobrepeña, I talked to him through phone call, sir, that yun po, sir. Kasi, ang pinagtataka ko, iho, yung isang informant mo from Los Baños, pumunta pa sa Batangas para sabihin sa iyo kung nasaan si konsehal. Bakit hindi siya pumunta doon sa CIDG ng Laguna? Bakit, sir, kaya? Sir, the first informant, sir, went to Batangas kasi kaibigan niya po si Venice, sir. Both of them are senior. So what's the logic behind that? Magkaibigan sila. Pero bakit sa'yo pa rin pumunta? Hindi doon sa Juan. CIDG ng Laguna. Sir, yung isang tao ko po kasi, under the name of Pems Brosoto, sir, Apolinario Brosoto, kakilala niya po itong si Venice. Ngayon, sir, si Maiko, he went to Los Baños to Batangas para in-confess doon po sa kaibigan niya si Venice, so also a singer. And then ayun po, sir, Pems Brosoto came up to me
And sabi, sir, eh, may info po, na yung location, whereabouts ni Mr. Norbin Tamisin. So, ayun po, sir. Sabi ko naman, ay conduct validation kung totoo nga na may warrant po si Mr. Tamisin, Your Honor, Mr. Chair. Okay, normally kasi, hindi ko alam ngayon, dati-rati kino-coordinate doon sa CIDG na having jurisdiction of the incident. Now, Councilor Tamisin, magkaaway ba kayo ng girlfriend mo? Did you separate peacefully? No, Your Honor. No? Nag-away kayo? Hindi rin po, Your Honor. So, okay lang yung pag-iwalay nyo? Siya naman po nakipag-iwalay. At siya'y mag-a-abroad. Nagtataka ako, bakit siya pumunta doon sa Batangas, nagsabi siya sa kanyang mga kaibigan na alam niya kung nasaan ka at wanted ka. Kasi po, may inilabas na reward yung mga taong gustong mahuli ako. Hindi ko lang alam kung yun po ang isa sa motibo. Like for example, so may reward para mahuli ka? Would that be true? Hindi ko po alam yung sa reward, Your Honor. Pero sa balita po, sir, nabalitaan ko po na meron daw po, sir. Hindi mo alam pero nabalitaan mo. How is that? Di, nung nabalitaan mo, di alam mo na? Di, sir, during the arrest po, sir, hindi ko po alam na may reward. But when we reviewed yung sa news nga, sir. Oh, sino na ngayon na nabalitaan mo na nag-offer na reward? Di ba? Sabi mo, sagot mo sa akin, nabalitaan mo na may reward. Sir. Tama? Ano yes, ang nabalitaan mo kung sino ang nag-offer na reward? I think the LGU, sir, and yung family niya po, sir. LGU and the family. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, tama naman po yung family. At the same time, the Sangguniang Bayan passed an ordinance allotting at least 500,000, if I may not mistaken, but they forgot the colatilia. Because they were rejoicing when I was apprehended, they forgot that the colatilia stated, if after po magkaroon ng desisyon na ako'y guilty. Kaya they were very happy when I was apprehended, but naging malungkot sila nung makuha yung kopya ng ordinansa na may kolatilya pala na dapat may desisyon na ako po ay guilty. Kaya hindi po niya nakuha yung sa LGU. Thank you, Mr. Chair. I will ask my other questions when the other officers are present in the next hearing. Marami pong salamat.